Welcome to my channel, Jenny's Sweet Cake. Hi guys! Ngayon, samahan niyo po akong maglinis ng tuna. Ayan, ayan guys. Ang laki. At gawin nating tinola. Sa Bisaya, tinolang isda. Sa ibang lugar, pisang isda. Ayan o, ang laki. So, halagang mga 2 kilo siguro to. Ang laki. Ayan. Ayan guys. So ngayon, dahil laking dagat ako, so ang probinsya namin is Mindanao. So ngayon guys, lilinisan ko siya. Ayan. Mahirap dito mag-iwa ng isda kasi maliit yung kutsilyo. Tapos, hindi katulad dyan sa Pinas na may malaki pong kutsilyo. Ito dito, medyo may kahirapan. Ayan guys, ayan, skeleto na ang ating fish. See? Masyado na siyang skeleto guys. Ayan. So ngayon, gagawin ko, kasi gusto ko i-separate ang ulo dahil gagawin ko po siyang tinola. Ayan. So, tanggalin po natin itong laman doon na. Tulingin. Hindi po talaga ako gusto. Mahirap po siya kasi malaki po yung isda. Ayan. Ayan. So, ayan guys, ito po yung laman ng laman loob ng isda. Ayan. See? So yung iba niyan, kinakain nila. Yung iba naman, ayaw. So, tingnan po natin kung kaya natin kain nila. Grabe yung tigas guys, ang tigas kasi ang aking kutsin niya ay maliit na. Thank you.
So guys, ayan, nalinisan ko na po. Ang aking ingredients is, mayroon akong tanglad. Ayan, tanglad. So, gagamitin lang natin itong tanglad. Lemongrass po siya. Tapos, dahil sa isda, para mawala ng langsa, pwede pong maglagay ng luya. Ayan, tapos sibuyas. Kulang yung sibuyas ko, kuya. Dadagdagan ko siya. So, isang sibuyalo, isa't kalahati. Kamatis. So, dahil malaki ang isda ko, tapos, yung gulay ko naman, pag sa probinsya kasi, namin, sa Mindanao, ginagamit namin is talbos ng kamuti o kaya malunggay. Pero dahil dito mahirap ang talbos ng kamuti sa part ng kung saan ako ngayon, nasa Middle East. So, mayroon lang akong malunggay. Ayan. At alugbati. Yan ang guys. Actually, hindi naman ako masyadong mahilig sa alugbati, pero itry ko po siyang ilagay sa tinolang isda. So, ibang version naman to. So, dahil malaki ang isda, ang dami po niya la guys. Ayan o. So, hiniwalay ko yung ulo. Tapos, yung gitna, yung sa may buto, hiniwalay ko kasi yun yung sasabawin ko. Lagyan gawin kong tinola. Tapos, ito naman, ayan, yung meat niya, napakadami niya. See? Sa halagang 150, ganito lang. So, ito, sa hindi gusto ng may sabaw, magpiprito nito. Ayan. Tapos dadagdagan ko rin siya ng sitaw. So, ang daming gulay. Healthy na, healthy talaga siya kasi maraming gulay. So, ngayon, umpisa na po natin. Po siya lahatin yung luya. Nasa ang luya naman po optional lang sa inyo. Nasa inyo na lang po yung kung gusto niyo lagyan ng luya. Kasi ang luya po kasi pampatanggal ng lansa at saka maganda mahinam din naman siya sa katawan. Kaya okay lang. Ayan. So ganito lang po, hiwa-hiwa lang. Ayan. Ayan. So may dalawa akong kamatis. Tanggalin ko po yung buto. Ayan. Ayoko pong maglalagay ng buto sa niluluto ko po. Ayoko pong maglagay ng buto. Kaya tinatanggal ko po siya. Tapos, nilagay ko na po yung ano, kamatis, luya, yung tanglad at sibuyas. Lalagyan ko na po siya ng tubig. So, dahil sa madami po siya, siguro mga 1 liter. Or, yeah, 1 liter. Ayan. So, after, lalagyan na po natin sakalan at pakuluan. So, kailangan po muna kumulo ang tubig. So, iuna natin yung mga lamas, yung mga ingredients bago natin ilagay yung isda. So, kailangan kumulo na muna yung tubig so bago natin ilagay. So, pwede na natin lagay ng asin, yung panlasa, pwede na rin yun. Para at least yung isda, hindi siya madudurog. Actually, ang isda naman na tunay is hindi naman siya talaga nadudurog. So, wait na lang natin na pagkulo. So, habang hinihintay po natin pagkulo ng isda, kung wala ka namang ibang gagawin, himay-himayin po natin ang moringa. Or, napakadami naman yan lang guys. Tansyahin nyo lang din po yung malunggay kung ilan yung ano. Kasi napakahirap po niyang gawin. So, ayan. So, habang hinihintay natin kumulo yung, ano tawag nun? Yung tubig. So, anuhin natin itong malunggay. Ito po yung napaka hirap na trabaho.
Kailangan mong isa-isahin. Hindi na lang natin isa-isahin. Mamaya na lang. Lamusin na lang natin din yan. Saka na natin linisan, guys. Diba? Kasi mahirap po siya. Yan. Yan. Kailangan na natin. Siguro, ilalagay ko mga 5 pirasong ano lang siguro. Yung ganito. Kasi parang ang dami na po niyang lips. Ayan. Pero maganda rin po to sa katawan. Lalo na sa mga mami dyan, nakakapanganak lang. Ito po yung maganda. Actually, ang malunggay naman po kasi marami. Marami po siyang dalang vitamins. Maging gamot po siya. Ayan. Ayan po ang kagandahan ng malunggay. So, ayan. Ayan guys, napakadami. Mayroon po kasi kaming puno ng malunggay. Kaya, ayan, itutur ko po kayo sa puno namin ng malunggay. Kaya, ang dami, hindi po kami mahirap bumili ng malunggay kasi madami po. Kaming malunggay. Ayan guys. Ayan guys, ang daming bunga ng aming malunggay. Ayan o. Diba, ang dami. Napakasipag nila. Ngayon eh, hindi namin alam paano lutuin tong mga bunga. See? Abot pintuan lang siya. Abot pintuan lang po yung malunggay. Diba? Ang dami-dami. Suggest po kayo kung anong gagawin dito sa bunga bukod po doon sa dinding-ding. Ano po ang paggagamitan nitong bunga nito? Napakadami po niya. Ayan o. Alam ko yung nanay ko, iniinom niya yung buto sa... Kasi gamot daw sa high blood. So, siguro nga, ganun. Kailangan namin pahinugin yan. So, kung may interesado, pwedeng ipamigay, diba? Kasi ang dami talaga, guys. Ang dami talaga. Ayan pa doon, o. Doon pa sa labas. So, ayan. Tapos, diba, naglagay kami ng, ano, ng alugbati. Ito naman yung tanim namin na alugbati. Ayan, o. O, diba? Para-paraan lang, guys. Kung nasaan man kayo, pwedeng magtanim. May kapirasong lupa lang dyan. Ayan o. Pero masipag kasi ang alugbati. Alugbati sa amin. Ayan. So, diba, kumuha lang kami sa garden, mini garden ng alugbati. So, nasa likod bahay lang po, guys, yung mga, yung alugbati at puno ng malunggay namin. So, likod, sa likod lang ng bahay. So, diba, kung gusto mo magsabaw, ayun na, nandiyan na sa likod. So, di ba? Hindi na kailangan bilhin. Kaya napakaswerte namin dito sa ano ng bahay na to kasi may tanim na po silang ganun. Kaya, di ba? Madali nang makano. Tipid na, hindi na bibili. So, ayan. Kasi, hinabos ko na kanina. So, ito, gaganituhin ko pa siya. Kasi mayroon po siyang stick, guys. So, di ba? So, kaya sabi ko, ito yung matrabaho. Ito yung part ng malunggay na matrabaho po siya. Kailangan siyang liitin. Ayan. Ayan, guys. Kumulo na yung aking water. So, ngayon ako, tinitimplahan ko na muna din itong, ano, itong tubig. Tinitimplahan ko na siya para pag, ano, konting dagdag na lang pag nilagay ko na yung isda. So, nilagyan ko na po siya ng asin. So, ayan. So, ngayon, ilalagay ko na po yung isda. Ayan. Diba? Ayan, guys. So, ilalagay ko na siya. Malaki. Ayan. So, ito po. Eh, ito yung laman loob ng ano. So, pero isama ko rin siya. Ayan. Tsaka yung puso ng isda. My favorite. Alam niyo po, nung bata ako, ang favorite ko talaga sa part ng isda is ulo at saka yung mata. Natatandaan ko po yun eh. Nung time po na kabataan ko, inuuna ko, nilulugit ko po talaga yung mata ng isda. Ayan, yung mata ng isda. Kaya diba, sarap ng mata.
So, ayan guys. So, tansyahin nyo lang yung paglagay ng asin para kasi mahirap pong mas dibali na lang matabang. Ang actually yung pagluluto, dibaling matabang kasi madadagdagan mo pa ng asin kaysa maalat na siya. So, mas maano. So, kaya ayan. So, ang panglasa ko lang guys is only yan, yung isda, tas asin, bitchin. Actually, hindi naman eh, yung dati akong may amo ako, hindi po siya nagbibitsin. Pero, sa ngayon po, lagyan ko po ng bitchin. Kasi gusto ko siyang malasahan yung parang lutong probinsya. Ayan, 1 1/2 teaspoon po nilagay ko. Ayan, bitchin. Mayroon po kasi ditong bitchin sa Uman. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo at timplahan. So, pwede na rin ilagay ang sitaw nga pala. Pero, ang daming sitaw. So, nilalagyan ko ng sitaw. So, marami pong sitaw kasi. So, parang sinigang. Pwede na rin naman. Hindi naman iiyak yan. So, ilagay na lang natin. Masarap din naman yung gulay lang. Diba? So, hindi ko na siya, ano, siguro lalagyan ko siya ng isang pirasong, ano, isang pirasong laman na isda, ayan. So, or dalawa pala, kasi wala po siyang laman, puro buto. Lagyan ko siya ng dalawang piraso. Para, ano, para may laman po siyang, ano. Para pag may humingi, kasi ang dami po nito guys, ilan lang kami kakain, di ba? Pero sayang naman, so lutuin na lang lahat. So ngayon, takpan lang natin. Kasi ang gulay naman po, ang dahon, pag kulo na at siguradong luto na siya, doon pa natin ilagay ang gulay na dahon. Pero yung sitaw po kasi is kailangan niyang maluto kasi medyo matigas po yung sitaw dito. Kaya, ibang klaseng sitaw po siya, kaya ano. So, ayan. Hintayin po natin siyang kumulo. Ayan, kumulo na siya. So, pagdating po sa isda, ang gusto ko pagdating sa isda, gusto ko talaga yung tamang timpla na talaga siya. Kasi, tsaka ayoko yung katulad itong sabaw na matabang. Ayoko kasi pag ganyan, nararamdaman mo yung lansa ng isda. Actually, ito namang isda na to is, hindi naman siya ganyan ka, ano, favorite ko talaga itong isda na to. So, habang ganyan, kumukulo na po siya. So, titikman ko po siya kung tama lang po yung panlasa. So, hayaan nyo na siyang kumulo ng kumulo para mas yung isda po, yung lasa ng isda talagang ano, humalo po doon sa sabaw. Lagyan ko po pa po siya ng asin, kunting asin lang. Kasi siguro mas ang timpla ko mas ano sa asin. So lagyan ko po siya ng asin. So kunti lang naman. So parang ganun, 'di ba? So mga siguro mga 3 minutes or ano, pwede ko lang ilagay ang alubati at saka yung manugay. Sabay pag paghangon niya. Ayan na po siya. So, paglagay ng malunggay at ito, kasi tingnan nyo, luto na po yung sitaw. Yung sitaw po kasi, yun po rin yung matagal. Ayan. So, mga 5 minutes siyang kumulo ng kumulo. So, ayan, ilagay na po natin yung dahon. Ayan, guys. So, ngayon, ilalagay ko na po yung dahon ng malunggay. Ayan. At titingnan ko kung lalahatin ko ba itong ano. Pero sa tingin ko, masarap naman din yung alubati, di ba? Pero sa probinsya namin, ang nilalagay po namin, talbos talaga. Talbos po ng ano, kasi hindi naman po siya sinigang eh. Pinula po siya. Ito yung tawag sa amin, pinulang isda. Sa ibang version po nito is pisang isda. Parang ganito din, pero pisa ang tawag nila. So, ayan. At tingin ko pwede namang ilahat na lang. Nag-iwan pa. So, ilahat natin yung ano. Baka umiyak sila. So, ilahat na natin, guys. Di naman siya ano.
So, diba? So, kung pag isang kulo, ayan, nilagay ko na po yung, ayan, yung alubati. Sabay takpan ko na po siya. So, tapos na siya, diba? So, ganun lang kabilis ng luto ko, diba? So, 2 minutes. After 2 minutes, kalas. So, ganun lang guys. Tapos na. So, ayan. Sana natutunan nyo po ang natututo po kayo sa aking video kung paano gumawa ng tinolang tulingan. Ay, bulis pala. Tuna, kumbaga sa atin. Bulis sa aming tawag. So, mamaya, piprito na naman ako. Magpiprito na naman ako, guys. Diba? Ayan. So, ayan. Tapos na po siya. So ito, hindi ka po maalok yung isa kong kasamahan kasi fasting po sila, so ako lang yung hindi kasi bawal sa akin. Hindi pa kailangan mag-fasting kasi hindi pa ganun ka. Hindi pa ano sa health neck. So for now on, paalam na guys, nasaan ba yung camera ko? Sana ko nakatingin. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Jenny Sweet Cake. Kaya yan guys. Salamat. Bye bye. Parang ano. Ayan guys. So, ayan. Dahil tapos na ako magluto ng isda. Upo muna. Relax muna guys. Relax. So, mamaya kain ang time na. So, thank you for watching. Genesis Cake. Bye.